Hello po, mga katambay. Muli po, si Kamanong po, sa Tambayang Makabayan, mga katambay. Komento ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin. Kung ang kamera po ang talagang masusunod, mga katambay, at magdidesisyon at paniniwalaan po ng sambayanang Pilipino, ang kamera, kayang-kaya daw po nilang ibaba at target nilang ibaba ang presyo ng bigas, mga katambay, ayon po sa balita galing sa kamera, mga tambay. Ito po, pakinggan po natin at komentuhan po natin, mga tambay. Sa July 2024, target na mapababa ang presyo ng bigas sa 29 pesos kada kilo. Ito ang napag-usapan sa pagpupulo ng mga opisyal ng Department of Agriculture at House Leadership hapon ng Lunes, May 6, 2024. Magagawa ito sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Layon itong maaprubahan ng Kamara bago ang Senate DA adjournment sa May 24, 2024. Opo, magagawin po natin lahat. Yun po ang goal natin na agahan natin yung pagbaba ng presyo ng bigasa. Dati, sir, nakatali yung kamay ng DA and NFA due to yung certain laws that we have existing. So, meron tayo pinababago sa batas at hopefully ma-pass ng Congress ito para mabigyan ng leeway na mag-intervene ng DA and NFA sa issue sa bigas. Welcome naman sa House of Representatives ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa-certify nito as urgent ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law o RTL. Partikular na ang pagbabalik ng kapangyarihan sa National Food Authority o NFA na makapagbenta ng murang bigas. Paliwanag ni PBBM, tumataas ang presyo ng bigas dahil sa mga trader na nagkukumpetensya na nagpapataasan sa presyuhan ng pagbili ng palay na wala namang kontrol ang pamahalaan. Ayon kay Pangulong Marcos, handa niyang sertipikahan bilang urgent bill ang panukala. Kung magkaroon ng mga amendments sa NFA at sa Rice Tarification, sa NFA Charter at saka sa Rice Tarification Law, magagawa natin, makokontrol natin, mayroon tayong influence sa presyuhan, sa pagbili ng palay at sa pagbenta ng bigas. Yes, I think it justifies an urgent certification. Umaasa naman ang leader sa Kamara at mga kasamahan nito na magiging dahilan ng pag-certify as urgent ni PBBM upang mapabilis ding maaprubahan ng panukala sa Senado. Also urge our friends in the Senate to take the lead in the Senate to pass the similar amendments para mapaaga itong initiative. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Ayan po mga tambay, nakita niyo po, urgent na urgent na po. Pero ang tanong ni Kamanong, sana po napunta yung urgent po na 2 taon na nasayang, di ba? Hinawakan pa ng Pangulo ng Pilipinas ang DA pagiging secretary. Wala rin pong silbi. Saka nasa na rin po yung focus po natin sa mga smuggler, yung nagpapahirap po sa lalo po sa presyuhan ng bigas dahil na i-smuggler pumapasok, di ba? At sila lang ang nakikinabang. Nasaan na po yun? Yung mga smuggler na dapat nakapokus po tayo ron, di ba? Dahil yun po yung sinasabi nga, habulin din po ng batas, habulin, tututukan po ng pamahalaan yung mga smuggler, mga katambay, nawala na, natabo na na. Ngayon po, talagang urgent na po ngayon, mga katambay. Ang presyo ng bigas ay target po ng kamera, lalo po ng speaker, na maging mapababa po hanggang July, mga katambay. Kung hindi nakakamali si Kamanong, July daw po. Ilang buwan na lang po yan, mga katambay. Halos sa 2 buwan na lang po yan, mga katambay. Di po ba? Yung 29 pesos. Nakakagulat lang po, mga katambay. Talagang kailangan pa nila amyendahan ang batas para doon sa sinasabi nilang maipababa ang bigas. Samantalang nung mga nakarang administrasyon, katulad ni dating Pangulong Duterte, walang amyenda sa batas. Pero hindi bumulusok po ng ganito ang presyo ng bigas. May pandemic pa noon, mga katambay. May pandemic pa ang buong mundo. Pero hindi po bumulwak o lumarga pataas ang presyo ng bilihin sa ating bansa. Kaya nagtataka lang po si Kamanong at napakalaking tanong po sa utak at sa isip ni Kamanong, bakit nagkakaganito ang ating bansa. Mula nung sila po ang naupo, administrasyon po ng ating pamahalaan ngayon, nagkaganito na po ang kanilang pagpapatakbo sa gobyerno.
at napakaraming smuggler na nakakapasok sa ating bansa na hindi na rin natututukan, mga katambay. At napakalaki ng mga sinasabing di umano mga natutuklas ang mga korupsyon, di umano, sa Kongreso. Paano magtitiwala ang isang Juan de la Cruz, ang isang Pilipino katulad ni Kamanong, you know, na hindi nasusolusyonan yung malalaking issue, lalo sa kapirahan din ng ating bansa. Yung issue po ng Kamara at Senado. Di po ba, mga katambay? At napakarami na pong ipinangako din po ng administrasyon po natin ngayon, lalo sa pagbabago, pag-unlad, at pangarap na walang magugutom na mga kababayan natin, you know, mga Pilipino, at talagang ibabango ng bagong Pilipinas ang ating bansa. You know, mga tamay, puro pangako, puro salita. Hintay na lang po natin, mga tamay, di ba? Kasi sa nakikita rin ni Kamanong, lalagyan natin ang logic. Kaya po rin ginagawa nila to. Itama niyo po si Kamanong kung mali, mga tamay. Ang nakikita po ni Kamanong, kung gagamitan natin ang logic, di ba? Para po sila makabalik sa pwesto, lalo po sa nalalapit na mga sa halalan, yung pinakamataas na, you know, pwesto na kailangan nilang manatili para mahawakan nila ang power ng Senado at ang power ng Kamara. Di ba? Kaya dapat nilang gawin ito dahil ang mga tao, lalo ang mga Pilipino, katulad ni Kamanong, ay nabubwisit na sa nangyayari po sa loob ng 2 taon, larga vista ang presyo ng mga bilihin, lalo ang bigas, na pangunahing pangangailangan ni Kamanong at ng mga sambayanang Pilipino, lalo na sa middle class. Di po ba, mga tambay? Yun lang ang ating talagang pagkain na kayang abot, kayang bilhin sana. Pero larga vista ang presyo, mga tambay. Kaya yun lang ang nakikita ni Kamanong. Pasinungalingan niyo po yun kung mali ang nakikita ni Kamanong na logic na ginagawa nilang paraan para mapababa kahit papaano ang presyo ng bigas para bumango, di umano. Itong nasa Kamara at Senado at lalo na ang Pangulo na napakalaki ng problema ng Pangulo sa kanyang personal na, you know, katayuan ngayon lalo sa issue ng droga. Kaya sa tingin ni Kamanong, kung logic, ginagawa po itong panakip butas po, lalo po sa sumasama na po ang imahe ng Pangulo ng Pilipinas dahil po sa droga, sa issue sa droga po sa kanya. Kaya marami pong pwede mong you know, pag-isipan bakit ngayon lang nila ipinupos ng talagang urgent, samantalang 2 taon na po ang nakaraan na hindi naging urgent, mga katambay, at naging secretary po ng DA din ang ating Pangulo na hindi rin naging urgent, mga katambay, yung presyo ng bigas na sinasabing kailangan ibaba na hanggang 29, mga tambay. Pero ngayon, nalalapit ang halalan! Ang halalan! Nalalapit na, mga tambay! Ilang buwan na lang, you know? 1 taon na lang, mga tambay! At napakahina ng administrasyon po, lalo sa rating. Bagsak na bagsak sa rating po. Lalo po ang speaker, siya po'y kahuli-hulihan sa rating, mga katambay. Kaya kailangan po nila mag-isip ng paraan para ligawan muli ang mga taong bayang katulad ni Kamanong, mga katambay. Kailangan nilang gumawa ng talagang sinasabing ito ang bagong Pilipinas, ito ang pinakamagaling mag-isip, pinakamagaling gumawa ng solusyon ang bagong Pilipinas. Kaya kailangan ibaba na natin di umano ang bigas, mga katambay. Dahil halalan na nga ang baba ng rating, mga katambay, lalo ang speaker. At ganun din po ang ating Pangulo, sumasadsad pababa ang kanyang approval at trust rating, mga katambay. Dahil sa dami ng pinangako ng Pangulo, wala pang natutupad. Pati po ang kanyang mga biyahe na sinasabi ng mga kababayan natin, isang damukal na biyahe at isang damukal na pledge ang nakukuha natin. Pero hindi pa nararamdaman ni Juan de la Cruz, mga katambay. Wala pa rin. Kaya abangan na po natin kasi may mga biyahe pa naman po ang Pangulo. Baka doon sa susunod na biyahe, doon na po natin maramdaman, mga katambay. May mga biyahe pa po yan. Dahil sa laki po ng travel plan ng Pangulo, ilang beses pa lang po siya bumibiyahe nitong taon na ito. Masyado naman po yata magtataka ang bawat Pilipino kung isang damukal yung budget mo na bilyon-bilyon travel plan. Tapos ilan lang ang biyahe mo. Di ba? Sa loob lang ng 12 buwan yon, mga katambay. 12 months mo lang ibibiyahe yon, yung bilyon. Kaya marami pa pong susunod na biyahe po ang Pangulo. Antayin-tayin na lang po natin. Ito po, mga tambay. Ito po, kung totoo po ito,
Eh, ang nakikita ni Kamanong, ito po isang pagpapapogi, matamay. Meron pong reason ito. You know? Kasi kung talagang ito po ay seryoso, dapat isinama na rin nila ang sinasabi ng mga smuggler. Matamay. Isinama na sana nila sa urgent na mapaghuhuli yung mga smuggler po, lalo sa bigas, mga tambay. Pero hindi po. Nakalimutan na po ng mga balita yan. Nakalimutan na po din ng mga taong bayan na meron po mga smuggler sa ating bansa. Na nung una po, mismo nga nagre-raid pa ay ang speaker, nire-raid po nila yung malalaking warehouse. Kasama po si Diomano, si Congressman Tulpo. Di ba? Sila yung aggressive dyan eh. Nung una, di ba? Mga talagang, ngayon wala na po yun. Iba na po ang issue ngayon, mga tambay. Iba na po. Yan na po, mga tambay, ang issue dito po sa hindi pa nangyayari, ipinagmamalaki na po. Talagang urgent na po ng mga congressman, ng kamara, at ng ating pangulo, ng ating bansa. Muli po, si Katambay Manong po, nagpapasalamat po sa mga gusto ng ating napakalita channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan, kinukomentuhan ni Kamano. Muli po, paalam po muli sa uulitin po at sa susunod. Abangan nyo na lang po, mga tambay. Ingatan nawa. Bye-bye!